Magandang araw sa inyong lahat. Nangyari ang kwentong ito sa probinsya ng Antique. Isa kong mangingisda na tawagin na lamang ninyo sa pangalang Arnold. Hindi na ako nakapagtapos sa kolehiyo at wala namang mahanap na trabaho noon. Kaya dito sa trabahong ito na talaga ako napako. Nang mangyari yung kwentong ito, kakasimula ko pa lang na matutong mangisda dito sa baryo namin. 18 taong gulang ako nito at nagkataong kakasimula lang din ng sariling pamilya. Bagong kasal po ako nang mangyari ito sa asawa ko na tawagin naman natin sa pangalang Myla. Nabuntis ko po kasi ito pero mahal ko naman talaga siya kaya pinakasalan ko na rin agad. Mabait itong si Myla at maalaga. Wala akong masabi pa sa kanya. At siya pa rin ang kasama ko hanggang ngayon. Pero kami man ay hindi rin nakaligtas sa mga kwentong kababalaghan. Sa bahay namin, tatlo lang kaming magkasama. Yung nanay ko, ako, at si Myla na buntis nga noon. Yung tatay ko kasi noon ay nasa Iloilo at minsan lang makauwi. Dahil nga sa kanyang trabaho. Nung malaman naming buntis si Myla, nagpakasal nga kami agad. Mga 2 buwan yata yung kanyang dinadala noon noong ikasal kami. Pero nung mangyari ang kwentong ito, nasa mga 6 na buwan na siguro ang kanyang tiyan. Lumaki akong hindi naniniwala sa mga kababalaghan na hindi ko pa naman nakikita. Noong bata ko, ay meron akong naalala na nakakita ako ng multo. Kaya multo lang din talaga ang pinaniniwalaan ko noon. Hindi ako naniniwala sa mga engkanto, kapre at pati na rin sa aswang. Pero napansin ko noon na gabi-gabi na yatang merong baboy na napapadpad sa amin tuwing gabi. Napaisip na ako noong mga 1 linggo na yata na napapansin ko na pabalik-balik talaga yung baboy sa labas ng bahay namin. Kulay itim pa na baboy. Ang naisip ko noon ay baka sa mga kababaryo ko lang at nakakawala lagi. Pero biruin mo, 1 linggo na namin yung nakikita. Palakad-lakad sa labas ng bahay. At minsan pa, doon mismo, sa may labas ng bintana ng kwarto. Kahit sino naman siguro, magtataka rin talaga eh. Kaya nung sumunod na gabi at nakita ko ulit yung baboy na yon, sinubukan ko na nga talagang paalisin. Tumakbo lang ito palayo. Na parang ordinaryong hayop lang. Baka nagugutom lang lagi kaya tumatakas. Dahil maraming bunga ng Indian mango noon sa may bahay namin. At kinakain din ng baboy na yon ang mga hinog na bunga na nahulog na sa lupa. Kaya sa isip ko, baka wala naman kung anong kakaiba tungkol doon. Nagtataka lang ako kung bakit doon talaga ito banda sa amin tuwing gabi napapadpad. At kung araw naman ay wala naman ito doon. Imposible naman din na ligaw lang yon dahil wala ka nang makikitang baboy na ligaw kahit sa mga gubat ng panahong ito. Ang sabi ko noon, aalamin ko na lang kung kaninong alaga yon. Isang gabi, bit-bit ko yung nahuli ko sa pangingisda at pauwi na ako. Mga 7 pa lang yata ng gabi yon. Dumaan ako noon sa shortcut kung saan paglabas ko sa medyo mapunong bahagi mula sa dalampasigan ay likod na nga ng bahay namin. Nung nandoon na ako banda sa may likod ng bahay namin, napansin kong may taong parang sumisilip sa bintana ng kwarto. Medyo mababa lang yung bintana namin. Kaya nakasilip lang ito na parang nakayoko. At abala sa kung ano yung nasa loob. Binitawan ko agad yung dala ko. Dahil napansin ko na nga na parang walang saplot yung taong yon. Mukhang lalaki pero wala talagang suot. Kahit hindi naman sobrang linaw ng pagkakita ko. Napasigaw ako agad noon. Hoy! Sino yan? Anong ginagawa mo dyan at bakit ka nakasilip? Sigaw ko noon.
Lalo at bintana yon ang kwarto naming mag-asawa. Napalingon nito agad sa direksyon ko. Pero hindi ko pa rin namukhaan. Tapos agad na lamang yung tumakbo. Maikot doon sa may kabilang side ng bahay namin. Meron akong dalang kutsilyo noon. Lalo at dala ko naman yun lagi tuwing nangingisda. Kaya kinuha ko ngayon at mabilis kong hinabol yung taong yon. Myla! Myla! Gising ka ba? May taong naninilip dito sa bintana. Sigaw ko pa noon. Sabay takbo pasunod doon sa nakita kong lalaki. Pero laking gulat ko na pag-ikot ko din sa kabilang side. Isang baboy na kulay itim lamang yung nandoon na nakikita kong tumakbo. Parehong baboy na lagi ko ring nakikita gabi-gabi na parang napatakbo lang ito dahil nagulat ito sa akin. Nasaan na kaya yon? Ang bilis naman yata nun. Sabi ko pa dahil talagang hindi ko na ito naabutan. Lumabas na rin yung nanay ko at si Myla noon at nagtaka rin sila sa aking mga sinabi. Ngunit kahit anong isip yung gawin ko, ay ganun talaga yung nangyari. Ganun talaga yung nakita ko. Baka mabilis lang na nakatakbo talaga diyan banda sa may kakahuyan kaya hindi ko naabutan. Sabi ko na lang noon. Pero parang may mali. Dahil bago ka sumigaw, kakagaling ko lang din diyan sa side na yan ng bahay. Dahil kinuha ko yung mga sinampay ko at wala naman akong nakitang baboy diyan banda. Sabi ng nanay ko. Alam kong hindi kayo naniniwala, pero kaming mga medyo maedad na ay naniniwala sa mga aswang at sa kakayahan ng mga ito na magpapalit-palit ng anyo. Dagdag pa ng nanay ko. Napaisip ako noon sa kanyang mga sinabi. Kung ganon kasi, ibig sabihin lang noon ay biglang nagpalit ng anyo sa pagkababoy yung lalaki na nakita ko. Kung iisipin, nagsimula lang naman naming mapansin yung baboy na yon nung medyo malaki na yung tiyan ng asawa ko. Isa pa, kung doon banda tumakbo yung lalaking nakita ko, edi sana nagulat na agad yung baboy at tumakbo na nung doon din banda tumakbo yung lalaking yon. At dapat wala na ito doon nung napatakbo ako doon. Pero tsaka lang naman ito tumakbo nung nandoon na nga rin ako banda. Ang labo lang talaga nun. Maliba na lang talaga kung yung lalaki at yung hayop ay isa lang. Nagpalit siya ng anyo ng mabilisan. Kaya hindi ko na siya mahabol pa. Lalo at hindi ko rin naman agad naisip na konektado yung itim na baboy sa mga nangyari. Kinabukasan, sinubukan ko na rin magtanong-tanong sa mga kababaryo kung meron ba silang alagang itim na baboy na ganun nga kalaki sa palagi namin nakikita sa bahay gabi-gabi. Pero wala sa kanilang may mga ganong alaga. Sa mga napagtanungan ko, wala raw talaga. At niwala rin daw silang nakikitang ganong baboy. At baka doon lang din daw talaga banda sa amin ito, napapadpad. Ako naman ay nagsisimula ng maniwala na baka meron ngang aswang. Kapag magkakaanak ka na, nagbabago na rin talaga ang mga prioridad mo sa buhay. Kaya naisip ko na rin isang tabi noon ang mga paniniwala ko at gawin ngang priority ang kaligtasan ng aking mag-ina. Sabi ko noon magbabantay ako. Tapos naisip ko nga na marami palang mga alagang aso yung pinsan ko. Yung mga asong kali na kanyang kinukupkop. At matagal na nga niya akong gustong bigyan. Pumunta ako sa kanila noon para kumuha nga ng isa. Nililinaw ko lamang na hindi ko lang kinuha yung aso para may magbantay lang sa bahay. Ginawa ko rin talaga yon dahil gusto ko rin ng aso. At aalagaan ko naman ng maayos. Yun nga, humingi nga ako ng aso. At mabilis ko naman yung nakasundo. Dahil mukhang nagustuhan naman ako ng hayop. At dinala ko ngayon sa bahay namin. Sa unang mga tatlong gabi,
mula nung kumuha ko ng aso. Hindi na nagpakita yung baboy na kulay itim. Sa isip ko noon, baka tumigil na siya. Lalo at munti ko na nga rin siyang mahuli kung hindi lang siya agad nakatakbo. Ito ay kung tama nga yung hinala namin na yung lalaking nakita ko ay nagpalit ng anyo bilang baboy. Pero pagkalipas nga ng mga ilang gabi, nagbalik nga yung kulay itim na baboy. Bandang alas 9 po yon. Tulog na yung mag-ina ko, pati yung nanay ko. Sabado ng gabi ito. Hindi ako pwedeng magkamali. Dahil nagpa-plansya ako ng mga damit noon para sa pagsimba kinabukasan. Plansya pa na diuling yung gamit ko noon. Ako na yung gumawa, lalo at buntis nga yung asawa ko. Abala ako doon, nung biglang narinig ko na nag-aangil yung aso namin sa labas. Dali-dali kong nilagay sa sahig yung plansya. Sementado naman kaya ayos lang. Tapos agad nga akong sumilip. At naalerto ako agad. Nung makita kong nandun na naman yung itim na baboy. At yun nga yung dahilan. Kaya nag-aangil yung aso namin. Na para bang nakakaramdam ito ng kakaiba doon sa baboy na yon. Kaya ginagawa niya ang pag-angil. Nagsimula na rin siyang kumahol. Pero ilang sandali lamang, tumigil yung aso. At napatras na parang talagang natakot ito. Ayos lang yon. Dahil kung wala siya, hindi ko na sana agad malalaman pa na nagbalik na naman yung baboy na iyon. Umuha ako agad ng itak. Lagi ko nga yung hinahasa para sa mga ganitong pagkakataon. Papunta yung hayop sa may likod ng bahay kung saan naroroon ang isa pang bintana ng kwarto namin. Dalawa kasi yung bintana at nasa may kanto ng bahay yung pwesto ng kwarto namin. Sana ay naiintindihan ninyo itong sinasabi ko. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Dala-dala nga yung itak. Yung aso naman namin, hindi na talaga sumunod doon sa hayop. Parang natakot talaga na hindi ko maintindihan. Nag-aangil pa rin yon pero nasa malayo lang na ayaw talaga nitong lumapit o sumunod doon sa baboy. Nasa kabilang side na ako ng bahay noon. At yung tipong isang liko ko na lang ay nasa may likod na ako ng bahay. Kung saan alam ko na doon nga papunta yung hayop. Sobrang lapit na lang po nito, Sir Dan. Kaya alam kong wala akong dapat sayangin na oras dahil baka agad din ito akong maamoy o maramdaman. Nung marinig kong nandun na ito, dahil naririnig ko nga ang mga yabag ng paa, hindi na ako nag-alinlangan noon at lumabas ako agad at mabilisan kong tinaga ang hayop na iyon. Talagang pagkalabas ko po at nakita ko agad siya. Wala na akong pakialam kung totoo bang aswang yon o hindi. Ang dami na ring mga pruweba eh. Na hindi talaga ordinaryo yung itim na baboy na yon. Sa unang taga ko, tinamaan ko agad yon sa likod. Buong lakas ko po yung tinaga. Kaya alam ko na malubhang tama agad yung aking nagawa. Tapos nasundan ko pa yon ng isa pa. Bago po yun nakatakbo. Tama kayo nang narinig. Malubha na dapat yun eh. Pero nagawa pa nitong tumakbo. Papunta doon sa may kakahuyan. Yun bang tipo na hindi mo talaga iisiping normal na baboy? Sa kung paano yun mabilis na nakatakbo. Sa kabila ng mga tinamong sugat. Ang alam ko lang, nagawa ko siyang sorpresahin. At hindi niya agad nalaman na nandun ako nakabantay. Nung pumasok po sa kakahuyan yung hayop, tumigil ako sa paghabol. Alam kong pwede ko yung maabutan eh, at masigurado na nga talaga na mapatay ko. Pero nag-alinlangan ako dahil magkakaanak na nga ako. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos
sa mga desisyon ko. At baka ikapahama ko pa. Pinili kong maniguro at hindi ko nahinabol pa. Nagising noon sila nanay, pati na rin si Myla. Dahil naglikha rin yun ng ingay siyempre. Inilawa namin doon sa labas. At nandun pa talaga yung naiwang dugo. May naiwan ding balahibo na parang medyo makapal pala sa normal na mga baboy. Yung balahibo ng nataga kong hayop na pinaghihinalaan nga naming aswang. Akala namin doon na magtatapos talaga, na baka hindi na bumalik dahil sa nagawa ko sa kanya, at yun na nga talaga ang katapusan ng kababalaghan. Nasabi kong baka hindi na bumalik dahil akala ko ay nakaligtas pa rin. Ngunit kinabukasan mga bandang tanghali, may binalita si nanay na masamang nangyari sa isang kababaryo namin na pinaghihinalaan ding aswang na tawagin nating Mang Benji. Ang sabi ni nanay pagpasok niya ng bahay galing sa tindahan, "Meron akong nalamang balita anak. Patay na raw si Benji, yung pinaghihinalaan ding aswang." Wika pa ng nanay ko sa akin. "Ano? Bakit daw punay?" Tanong ko naman. Dahil daw sa malubang tama ng pagtaga sa likod. Sabi pa ng nanay ko, "Alam na siguro ninyo ang ibig sabihin nun. Hanggang dito na lang at maraming salamat." Magandang araw sa inyong lahat. Lino nga pala ng probinsya ng Iloilo. Nangyari din ito sa probinsya namin. At isa ito sa mga karanasan ko, pati na rin ang pamilya ko, na hindi talaga namin masyadong naikukwento sa ibang mga tao. Alam nyo naman siguro na mahirap rin talaga kapag hindi naman din sila naniniwala sa mga nangyari. Nga pala, 57 anyos na ako ngayon. Medyo maedad na rin talaga. Nangyari ang kwentong ito taong 1981 pa. Mga 16 lang yata ako noon eh. Napakatagal na panahon na, pero sino ba namang makakalimot sa ganitong klase ng karanasan at kababalaghan? Kakalibing lang sa yuma ako ng lola noon. Siguro mga isang linggo pa lang ang nagdaan. Kaya yung isa ko pang pinsan na tawagin naman nating Ana ay hindi pa nakaka-uwi sa Maynila. Siya na lang yung naiwan sa lahat ng mga kamag-anak namin na nag-uwian dito sa Iloilo. Dahil nga sa pagkamatay at libing ng lola ko. Nagpaiwan talaga siya dahil wala pa namang pasok ng mangyari ito. At medyo na-enjoy rin talaga niya dito sa probinsya. Kaedad ko lang itong si Ana kaya madalas din kaming magkasama pati na rin ang kapatid kong babae. Binanggit ko sila dahil kasama sila sa karanasang ito. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kaming tatlo, nagkayayaan kaming bumili ng makakain sa may tindahan. Mahilig kaming kumain talaga kasi noon. Kaso yung problema, sarado na yung pinakamalapit na tindahan. Mga bandang alas 9 na rin ang gabi ito. Sabi ko sa kanila, umuwi na kami dahil ako nga talaga yung tipong medyo may pagkatamad. Pero sabi ng kapatid kong si Nina, pati na rin si Ana, ay maglakad pa daw kami at tignan pa sa ibang tindahan at baka meron pang bukas. Yung lugar pala namin ay malayo sa syudad mismo ng Iloilo. Kaya maituturing ko rin talaga na may pagkaliblib itong baryo namin noong panahong yon. E malayo pa yung ibang tindahan na alam namin. Pero dahil nando na rin kami, ay naglakad-lakad na lang talaga kami. Yung isa pa ay sarado rin pero sige, dumiretso pa rin kami. Hanggang sa nung medyo malayo na nga kami sa bahay namin. May nahanap naman kaming bukas pa na tindahan. Doon na kami bumili ng makakain namin. Ang dami pang tanong ng tinderong matanda noon dahil nga nakakita siya ng bagong mukha. Ililibre pa nga sana niya yung binili ni Ana, kaso nagpumilit pa rin si Ana na bayaran yon. Maganda rin kasi si Ana ng panahong ito eh, kaya nakursanadahan siguro siya ng matanda. Natuwa naman kami at naglakad na pabalik. Sabi ni Ana noon, pagbigyan na lang daw namin siya
dahil sa lugar daw nila sa Maynila, ibang iba raw talaga. Magulo. At kapag naglakad ka daw sa gabi ng mga ganong oras, ay dapat alerto ka na talaga dahil baka ma-hold up ka pa o mapagtripan. Laking syudad kasi itong pinsa namin. Doon ko na nga sinabi na kahit naman dito sa lugar namin, delikado rin minsan kapag maglakad ka ng gabi. Pero hindi dahil sa hold upper o sa mga tambay, kundi sa mga kakaibang nila lang. Mga aswang. Tumawa lang si Ana sa kanyang narinig. Pero seryoso kami ng kapatid ko dito. Ito din kasi yung mga panahon sa lugar namin na talagang makakarinig ka ng kung ano-anong mga kwentong may kinalaman sa mga aswang. Habang tumatawa si Ana, ay bigla itong tumigil. Narinig ba ninyo yon? May naglalakad sa likod natin eh. Pabulong niyang sinabi. Liningo namin pero wala naman. Kaya nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Pero tahimik lang kami habang naglalakad at pinapakinggan pa rin namin ang nasa likod. Parang meron nga. May naglalakad talaga na parang sinusundan kami. Dahil meron din akong narinig. Tumigil ako noon. May tao ba riyan? Sigaw ko noon dahil wala talaga kaming makita rin eh. Pero syempre, wala ring sumasagot. Ilang sandali pa, ay angil na yung naririnig namin sa likuran. Hanggang sa nung lingunin nga namin, may kung anong hayop sa hindi kalayuan na naglalakad palapit sa amin. Mga ilang metro pa po yon, pero may kalakihan yon. At yung mata talaga nung hayop yung kitang-kita sa dilim. Marahan yung lumalapit sa amin. Wala kaming dalang ilaw. Pero medyo maliwanag naman yung buwan ng gabing yon. Kaya hindi naman ganun kadilim. Natigilan kami sandali bago ako nakapag-isip na kumuha ng bato at batuhin yung hayop. Kakaiba talaga yon at palapit ng palapit sa amin. Kinikilabutan na ako noon dahil medyo alam kong baka iba na yon. Napapatras na rin kami noon at tatakbo na nga rin sana nung bigla naman kaming nakarinig ng ingay sa kabilang parte ng kalsada kung saan kami dapat papunta. Mga kalalakihan yon na merong dalang mga sulo at ang iingay nila habang papunta din sa direksyon namin. Pasigaw na sana kami noon eh. Pero nung lingunin namin ulit yung hayop, bigla yung nawala. Pagsalubong sa amin ng mga kalalakihan, syempre hindi napigilan ni Ana at ng kapatid ko na sabihin yung tungkol sa hayop. Nagtanong nga sila sa amin kung saan kami bumili at medyo nagtinginan sila nung sabihin ko nga na kila Mang Rafael kami bumili. Yung nabanggit ko ngang tindahan kanina. Nung sabihin namin yon, nagpumilit yung mga kalalakihan na ihatid kami. Hindi na po ito dahil maganda si Ana kung ano pa. Dahil medyo maedad na rin yung mga kalalakihan. At naramdaman ko na totoo lang talaga na nag-aalala sila lalo na nga sa mga sinabi namin. At kaibigan rin talaga ng tatay ko yung isa doon sa mga kalalakihan. Napawang mga kababaryo lang din namin. Inihatid nga nila kami noon at nakauwi naman kami ng ligtas. Pero hindi ko naman akalain na umpisa pa lang iyon ng lahat ng kababalaghan. Nung sumunod agad na gabi, naglalaro kami ng baraha sa may labas lang banda ng bahay. May mahabang upuan doon na gawa sa kawayan kung saan kami palaging nakatambay kahit gabi na. Sa gilid ng bahay namin yung upuang ito. Kaya sa likod nun ay yung espasyo na sa ilalim ng bahay namin. Dahil may papag yung bahay namin na nakaangat talaga sa lupa yung sahig. Lalo at gawa sa tabla yung bahay namin noon. Yun bang tipo na kapag yumuko ka ay pwede ka rin talagang pumasok doon sa ilalim ng bahay. Nga pala, yung gamit naming baraha dito ay hindi yung ginamit sa lamay ng lola ko ah. Alam nyo naman yung mga pamahiin ng mga matatanda na pagkatapos ilibing ay dapat itapon na rin yung mga barahang ginamit sa mga sugal habang pinaglalamayan yung patay. Kaya iba itong gamit namin. Nag-e-enjoy kami sa paglalaro
nung pumasok ako sandali sa may kusina ng bahay para uminom ng tubig. Naiwan yung kapatid ko at si Ana doon sa may labas. Yung mga magulang ko naman noon ay nasa kwarto na nga nila. Bandang alas 8:30 ito ng gabi. Sa may kusina namin, medyo mas hindi ganun kadikit-dikit ang mga tabla, na tipong maaaninag mo yung nasa ilalim kapag may gumagalaw doon dahil sa mas malalaking siwang. Kakatapos ko lang uminom ng tubig nung napansin kong parang may gumagalaw sa ilalim, lalo at tumatagos-tagos din doon sa mga siwang ang ilaw na nagmumula sa lampara sa kusina namin. Yun lang kasi yung gamit namin noon. O di kaya ay Petromax dahil hindi pa abot ng linya ng kuryente noon yung lugar namin. Napatingin talaga ako dahil may gumagalaw. Inilapag ko na yung hawak kong baso at napaupo ako sa may sahig para mas makita ko. Sa labas lang ng kusina yung upuan ng pinsan ko at ng kapatid ko. Doon ko na nga nakita na parang may gumagapang talaga sa ilalim. Kaya mula sa pagkakaupo ay napadapa na nga talaga ako ng bahagya para silipin na nga mismo yung nasa ilalim. At doon ko na nakita na may kakaibang nila lang na gumagapang doon. Napakaitim nun. Na kung wala lang yung ilaw na tumatagos sa mga siwang ay baka hindi ko yon mapansin. Kinabahan ako at nangilabot agad. Lalo at gumagapang yon papunta sa kung saan naroroon ang kapatid at pinsan ko. Napasigaw ako agad sa kanila na meron ngang aswang sa ilalim. Yun talaga ang una kong naisigaw, sabay tumayo ako. Nung pagtayo ko, nasundan agad yung pagsigaw ko. Nang sigaw naman ng dalawa sa labas. Napatakbo ako agad sabay kuha ng itak na nandun lang din mismo sa may kusina. Dali-dali akong lumabas ng kusina at hindi ko inaasahan ang maaabutan ko sa labas ng bahay. Hinihila si Ana nung nilalang sa ilalim ng bahay. Talagang hinihila siya sa kanyang paa. Natigilan ako sandali nang makita ko yung kamay ng aswang habang yung katawan nito ay nandun pa rin nakadapa sa ilalim ng bahay at kamay lang yung nakalabas para mahila yung pinsan ko. Itim na itim yung kamay no na parang mabalahibo. Hinihila naman ng kapatid ko yung pinsan ko para hindi ito tuluyang mapunta doon sa ilalim ng bahay. Kuya, ano ba? Tulungan mo kami! Sigaw noon ng kapatid ko. Doon na nga ako natauhan agad at agad rin akong lumapit sa kanila. Hinila ko talaga yung paa ni Ana na hinahawakan ng aswang. At nung ayaw niyang bitawan yon, sinubukan ko na yung tagain. Hindi ko pa mataga talaga ng buong lakas dahil baka tamaan ko nga yung paa ni Ana. At medyo mahirap yung gawin dahil halos kalahati ng katawan ni Ana ay nasa ilalim na rin ng bahay. Kaya pumasok na ako ng konti doon sa ilalim ng bahay. At nagawa ko na ngang tagain yung aswang na yon. Sa kanyang braso pati sa balikat. Hindi pa rin buong lakas lalo at masikip din sa ilalim na hindi ako makabuelo halos sa pagtaga. Bukod pa sa katotohanan na nanginginig din ang kamay ko noon. Ilang pagkakataon ko pang tinagayon, Sir Dan, bago siya bumitaw. Lumabas na nga rin yung tatay ko noon na nagising na sa kanyang pagtulog. Inikutan ni tatay sa kabila. Doon ko na nga nakita, Sir Dan, kung paanong mabilis na gumapang palabas sa ilalim ng bahay yung aswang na yon. Ang bilis po nung kumilos kahit meron ng tama. At ang hirap sundan ng galaw nun, lalo at itim na itim yung kanyang balat. Hindi ako makapaniwalang nataga ko yon. Hinila ko na agad si Ana palabas doon sa ilalim. Iyak ito ng iyak noon. Narinig kong hinabol ni tata yung aswang doon sa may likod ng bahay. Kaya pinapasok ko na sa bahay yung pinsan at kapatid ko noon. At sinundan ko na nga yung tatay ko. Doon ito sa gubat papunta at sigaw ito ng sigaw. Kung may mga kapitbahay lang sana kami, baka may nakatulong pa sa amin pero wala kasi talaga. Dahil lupa yon ng lola ko na kami lang din yung nakatira. Andito siya!
Sigaw pa ng tatay ko noon kaya binilisan ko na rin yung pagtakbo. Hanggang sa marinig ko na nga yung tatay ko na sumigaw pa ulit. Naging hayop! Naging hayop! Paulit-ulit niyang sigaw at napatigil na nga ito. Nung maabutan ko siya, pareho na kaming humahango sa pagod dahil pareho kaming pagod na sa kakahabol. Meron pa nga akong tinamong mga sugat noon dahil hindi ko halos makita yung dinadaanan ko dahil sa dilim at sinusundan ko lang yung liwanag mula sa sulo na daladala ng tatay ko. Naganda sabit-sabit ako sa maliliit na mga puno kaya nagkasugat talaga ako. Ang sabi ni tatay noon, bigla daw talagang naging hayop. Kaya nawala na sa kanyang paningin at hindi na rin kami nakahabol. Paglabas namin doon sa kakahuyan, doon namin napagtanto ni tatay na medyo malapit na rin pala yon sa bahay nila Mang Rafael. Kaya ang sabi ni tatay, bisitahin na rin daw namin yung matanda. Lalo at nagdududa na nga kami sa kanya. Mula nung gabing meron kaming nakitang hayop sa likuran namin. Pagdating namin sa labas ng bahay nila, ay dahan-dahan kaming lumapit tapos agad nga naming narinig na parang nagtatalo si Mang Rafael at ang kanyang asawa. Pero sa mahinang boses lang, nahalatang ayaw nilang merong makarinig. Pero nandoon na nga kami mismo sa labas ng bintana nila kung saan sila banda nagtatalo. Ano bang ginawa mo? Sabi ko naman sa'yo, tigilan mo na yan, diba? Paano kung napatay ka? Tigilan mo yung pag-aswang mo. Sabi pa ng asawa nito. Doon na nga nagalit yung tatay ko at sumigaw siya na pinapalabas niya ng bahay si Mang Rafael. Pero bigla silang tumahimik sa loob. At yung anak nitong babae yung lumabas na nakikiusap sa amin na huwag kaming maghanap ng gulo doon. Yung mga kapitbahay ni Mang Rafael naglabasa na rin. Sinigaw talaga ni tatay noon na aswa nga yung matanda. Pero umawat na rin ang ibang mga tao kaya wala kaming nagawa kundi umalis. Kinabukasan, nalaman na rin ng mga kapatid ng tatay ko yung nangyari at pinayuhan nila kami na umiwas na at medyo kumakalat ng araw yung nangyari. Kaya wala kaming nagawa kundi sundin yon. Dalawang araw yata yung lumipas, bumalik na si Ana sa Maynila. Talagang natakot ito. Doon na nga rin siya naniwala. Yun na yata yung huling bakasyon ni Ana dito sa lugar namin. Dahil talagang ayaw na nga niyang magbakasyon sa amin. Bago siya naniwala, siya na mismo yung nakaranas. Buti at hindi nga siya nahila ng gabing yon. Kung sakaling nagawa siyang hilahin ng aswang sa ilalim, hindi ko na alam kung ano yung posibleng nagawa niya. Ang sabi nila tatay, may mga aswang raw talaga na ganon ka-agresibo kapag kursonada talaga nila ang isang tao. Maswerte lang kami at walang napahamak. Simula noon, umiiwas na po si Mang Rafael, pati na rin yung pamilya nito. Kahit hanggang ngayon napatay na rin yung matanda, umiiwas pa rin sa amin ang pamilya nito. Totoo talagang aswang yung matanda at baka minana pa yon ng ibang miyembro ng kanyang pamilya. Pero dito ko na nga rin ito tatapusin. Maraming salamat. Gabi-gabi, halos walang palya. Nakakarinig kami ng ganitong tunog. Mga alolong sa hindi kalayuan. Na hindi na namin alam kung gawa pa ba ng mga aso o ng mga nilalang na nagtatago sa dilim at nag-aabang ng mabibiktima. Nangyari ang lahat dekada 80. Walang tiyak na taon dahil sa tagal na. Sa isang baryo. Sa Negros Occidental. Tawagin ninyo ako sa pangalang Anton. Tuwing gabi, palagi kaming nangingilabot sa lugar namin. Nasa may bundok kami. Ang pinakamalapit na bahay sa amin ay mga ilang metro pa. Tanaw lang namin ang bahay nila pero may kalayuan talaga.
na kahit siguro sumigaw ka ay hindi ka nila agad maririnig. Isang tahimik at liblib na baryo ito, pero may mga tinatagong lagim, lalo na ng mga panahong ito. Mga alas 6 pa lang ng gabi, isinasara na namin ang mga pinto at bintana. Sinisiguradong maayos yung nakasara na kapag nahihimbing na kami sa gabi ay hindi kami mapapasok ng mga nilalang na kinakatakutan ng marami noon sa lugar namin. Walang iba kundi mga aswang. Noon pa man ay nariyan lamang sila, nakamasid, nakabantay. Natuto na rin makisalamuha at makisama, pero parang nag-alaga ka ng ahas sa loob ng bahay mo kapag hayaan mo na mapalapit ka sa kanila. Ano mang oras ay aatake ang mga yan. Maaring sabihin ng iba na meron namang mababait, pero hindi. Lahat sila ay delikado. Mas maiging wag nang magtiwala sa kanila para sigurado. Nang gabing ito, nakatulog na lang ako sa kakapakinig sa mga alolong sa hindi kalayuan. Ganon talaga minsan. Nasanay na lang din kami. Bandang alas 11 ng gabi, nagising ako dahil iyak ng iyak yung aking pamangkin na mga 3 taong gulang pa lang noon. Anak ito ng ate ko na iniwan ang nakabuntis sa kanya. Kaya pinapalaki nito ng mag-isa ang aking pamangkin. Narinig kong sinasabi ng bata na may nakita daw siyang sumisilip sa kanilang bintana. Nasa ikalawang palapag ito ng bahay namin. May 2 palapag kasi ito, pero gawa lang naman sa tabla yung bahay naming yon noon. Narinig ko rin yung boses ng ate ko na nagtataka kung bakit nakabukas nga yung bintana nila. Sa katabing kwarto lang sila, kaya bumangon ako at kinatoko si ate. Pinagbuksan naman niya ako agad. Ano ba yun, ate? Bakit iyak ng iyak yung bata? Tanong ko noon. Tawagin pala natin ang bata sa pangalang Makmak. Ewan ko ba, hindi ko nga rin alam eh. May nakita daw siyang nakakatakot na sumilip sa bintana. Tapos pagtingin ko, nagtaka ko na nakabukas na nga yung bintana. Lagi ko naman yung sinasara bago matulog eh. Alam mo naman sa lugar natin. Kaya imposibleng hindi ko yun naisara kanina. Sagot naman ng ate ko. Doon sa itaas ay kwarto ko lang at ang kay ate ang naroon, habang yung kwarto naman ng mga magulang ko ay nasa ibaba. Kaya napakyat rin talaga sila nang marinig nila ang ingay. Nagtaka kaming lahat kung sino ba yung nagbukas ng bintana. At baka totoo talaga yung sinasabi ng bata. Dahil ayon kay tatay, gabi na raw siya nakauwi. At imposibleng hindi rin daw niya napansin na bukas yung bintana ni ate. Kung sakaling nakalimutan nga raw niya, lalo at nakaharap yung bintanang ito sa dadaanan talaga ng tatay ko kapag umuwi ito. Stricto rin yung tatay ko, kaya talagang dapat napansin niya. Kapag gabi na, talagang dapat nakasara na ang mga bintana pati pinto. Kaya alam namin na posible talagang merong bumukas ng bintana ni ate. Yun po yung unang nangyari. Kahit anong tanong ang gawin namin sa bata, talagang meron daw siyang nakita. Ulo lang daw at balikat ang nakalabas na parang inakya talaga yung dingding dahil nasa ikalawang palapag nga yung kwarto ng ate ko. Maitim daw yung balat nun at pulang-pula raw yung mga mata. Ayon pa sa pamangkin ko, parang matandang babae daw dahil mahaba yung buhok. Mabuti na lang at 3 taon na ito nung mangyari yon. Kaya nakakasagot na rin siya ng maayos kapag tinatanong. Kinabukasan, inayos nga ni tata yung mga bintana. Yung tipong kapag nakalak na siya sa loob, ay wala talagang paraan para mabuksan mula sa labas. Ilang araw ay hiniram pa nga ni tatay yung baril ng tsuhin ko para lang may pangproteksyon daw kami. Pero lumipas pa yung mga araw hanggang sa maging ilang linggo na, at hindi naman nasundan yon. Kaya parang nakalimutan na lang din namin at binaliwala na rin. Isang umaga, nag-init ako ng tubig para nga makapagkape muna. Nung kumulo na yung iniinit kong tubig at ilalagay ko na sana sa termos, ay bigla naman akong natalisod.
at nabitawan ko yung takore. Natanggal talaga yung takip nun. At ang masakla pa ay natapon yung laman nun sa alaga naming pusa. Nang isa'y sandali yung hayop pero nakabangon naman ito. Nalapnos yung balat nito sa likod. Kaya awang-awa din talaga ako sa alaga naming yon pero hindi ko naman din sinasadya. Itim na pusa ito at mabait itong alaga kaya mahal rin talaga namin. Nung kinagabihan na, mga bandang alas 6 pa lang naman siguro pero madilim na rin. Naghihiwa ako ng mga gulay sa mesa nung biglang nagpaalam si ate at yung nanay ko na may bibilin lang daw sa tindahan. Dalawa pa talaga silang umalis kasi nga gabi na rin. At medyo malayo pa yung tindahan dahil nasa may bundok pa nga kami banda. Ang sabi ni ate, tignan-tignan lang daw namin sa kwarto yung pamangkin ko. Kasi nga natutulog pa rin daw ito. Yung tatay ko naman, abala sa pagbabasa ng tsaryo. Maya-maya pa, ay tinignan nga ni tatay si Makmak doon sa itaas at tulog pa rin daw ito. Kaya bumaba na lang ulit yung tatay ko para magbasa ng tsaryo. Bigla noong pumasok yung pusa na natapunan ko nga ng bagong kulong tubig. Pagkatapos kong itapon sa basurahan yung mga hiniwa kong gulay. Nakisabay nga ito sa pagpasok. Napansin yun ng tatay ko. Teka, napaano yung likod ng pusa natin? Tanong nito. At doon ko na nga sinabi ang nangyari. Pero nagulat ako sa naging sagot ng tatay ko. Eh, sino yung pusa na nasa itaas? Na nasa gilid pa nga ng kamang kinahihigaan ng pamangkin mo. Nung tinignan ko siya ngayon lang. Parehong pareho dito sa alaga natin eh. Itim na itim din. Pareho talaga maliban lang dyan sa mga sugat sa likod. Sabi pa nga ng tatay ko. Doon na kami nagtinginan at agad niya akong sinenyasan na tumahimik at marahan niyang kinuha ang kanyang baril. Sabay dahan-dahan kaming umakyat doon sa itaas. Ang naabutan po namin yung mas nakakatakot. Hindi ko talaga malilimutan, Sir Dan, na pagpasok namin ng kwarto. Yung pusa na kulay itim ay nakapatong na sa tiyan ng pamangkin ko habang dinidilaan ito yung pamangkin ko. Nung pumasok kami at tinutukan siya kaagad ng tatay ko ng baril, nanlilisik yung mata ng hayop at nag-aangil yon na kahit anong isip yung gawin ko ay hindi talaga yon pusa lang. Bigla yung tumalon palabas sa may bintana at doon na nga nagpaputok yung tatay ko ng makailang ulit. Tinamaan po niya yon dahil may mga talsik ng dugo sa may bintana. Nung nagpaputok lang yung tatay ko ng baril, nagising yung pamangkin ko at iyak ito ng iyak. Nagmadaling bumaba yung tatay ko at lumabas habang ako ay binuhat ko yung pamangkin ko at bumaba na rin. Sakto rin na dumating na sila nanay at si ate. Humahangos pa yung mga ito dahil narinig nga nila yung putok ng baril kaya bigla silang napatakbo pa uwi. Agad kong ibinigay sa kanila yung pamangkin ko at sinundan ko yung tatay ko doon sa labas. Nakikita ko yung ilaw ng flashlight na mabilisan nga niyang kinuha bago lumabas kaya nagagawa ko siyang sundan kung saan ito papunta. Hindi pa ako sigurado noon kung aswang ba talaga yung pusa o kung ano ba. Lalo at kahit tinamaan yun ng tatay ko ay mukhang nakatakas pa rin yon. Sa isip ko noon ay baka hindi napuruhan. Sinundan ko at hinabol yung tatay ko. Hanggang sa mapansin kong tumigil na nga yon. Sumisigaw siya na parang galit na galit. Nung maabutan ko na nga yon, medyo nag-alangan akong lumapit. Dahil nakita ko agad na may iniilawang tao yung tatay ko. Isang matanda na puting-puti at mahaba yung buhok. Babae po yun. At meron yung mga sugat sa kanyang katawan. Tignan mo to, anak. Yung kaninang pusa na nabaril ko, biglang naging tao. Aswang itong matandang ito. Sabi pa nga ng tatay ko. Kaya mas lalo nga akong lumapit. Mukhang malubha yung sugat ng matanda pero nagagawa pa rin itong kumilos.
Tinututukan siya ng baril ng tatay ko. At medyo nanginginig pa yung kamay ni tatay dahil siguro sa galit at pagkabigla. Hindi namin kilala yung matandang yon. Pinigilan ko po yung tatay ko noon dahil natakot ako. Ayokong makapatay ito. Sa oras na kinalabit pa niya yung baril, talagang makakapatay na siya. Walang aswang sa mata ng batas. Habang niyayakap ko nga yung tatay ko na pinipigilan ko ito, ay bigla ngang tumakbo yung matanda. Hindi ko pa rin binitawan yung tatay ko noon at baka mapahamak na siya kapag sumunod pa siya. Pero ang sabi ng tatay ko, malubha na rin daw yung tama nun. Hinayaan namin yung makaalis pero hindi pa doon nagtatapos yung lahat. Pagbalik namin ni tatay, tinignan niya agad yung bata kung may sugat ba o ano pero wala naman. Pero sabi ni ate ay hindi daw siya matatahimik hanggat hindi na idadala sa albularyo yung bata. Kaya kinabukasan, yun nga agad yung aming ginawa. Sumama kaming lahat noon. Dinala namin sa albularyo si Makmak at mas maigi daw talaga na naidala namin yung bata dahil mukhang matagal na raw talagang inaaswang yung pamangkin ko ayon sa albularyo. Nung tanungin namin kung sino, ay parang merong orasyong ginawa yung albularyo. Tapos nagulat kami nung inilarawan na nga niya ang matandang may gawa nun. May sinabi siyang bagay na napaisip sandali yung ate ko. May balat daw na malapad ang kanang kamay ng matanda at meron din daw sa leeg. At nakita na raw ito ng ate ko ng ilang ulit. Ilang sandaling nag-isip si ate hanggang meron nga siyang naalala. Isang matandang nagtitinda sa may palengke. Mukhang matagal na raw nitong kinukurso na dahan ng pamangkin ko. Na minsan nga ay dinadala ni ate kapag namamalengke. Kaya pagkatapos po nun, nagdesisyon talaga kaming puntahan yung nasabing matanda. At isa na namang nakakagulat na balita ang aming nalaman. Pagpunta namin sa palengke, wala yung matanda sa kanyang pwesto. May lumapit sa aming ali na tindera din doon. At nung nagtanong nga kami kung nasaan na ba yung matanda, nagulat kami sa ibinalita nito. Wala na raw yung matanda. Patay na raw ito. Namatay daw nung umaga rin na iyon. Pero hindi daw nagsasalita yung pamilya kung anong ikinamatay. Na parang meron din daw silang tinatago. Pero nung malaman namin yon, kahit na bigla kami, nanahimik lang kami at agad na umalis. Pero alam na rin namin na baka yung pusa na nabaril ng tatay ko na naging isang matanda nga nung huli ay ang parehong matanda sa palengke na sinasabi nilang namatay na raw. Tugmang-tugma kasi talaga sa paglalarawan ng albularyo. Kinilabutan kaming lahat noon. Mukhang kahit nakatakas ito, malubha na talaga ang kanyang tama. Kitang-kita ko rin talaga noon na masama talaga ang tama nito sa kanyang likod. Talagang nagawa kasing patamaan ng tatay ko yung pusa na iyon. Kung hindi pumasok sa bahay yung alaga namin na meron ngang sugat sa likod, malamang hindi na namin nalaman pa na ibang hayop na pala yung nasa itaas ng kwarto nakasama ng pamangkin ko habang mahimbing itong natutulog. At baka nalaman na lang namin na wala na yung pamangkin ko. Baka nabiktima na. Mabuti na lang talaga. Simula noon, wala na rin ng gulo sa amin. Ingat na ingat din kami noon sa pamangkin ko para hindi na nga maulit pa yung mga nangyari. Hanggang dito na lang din po siguro ito. Maraming salamat po, Sir Dan, at paalam sa inyong lahat. Tawagin po ninyo ako sa pangalang Arnulfo. Taga Mindanao ako at medyo maedad na rin ngayon. Sadyang mahilig lang ako manood at makinig ng kung ano-ano kahit nasa ganitong edad na, dahil mga 50 mahigit na rin ako. Hanggang sa malaman ko nga yung programa ninyo, dahil narinig kong pinapakinggan ka ng kapitbahay namin,
kaya naisip kong magpadala rin ng sarili kong kwento. Nangyari ito noong ako ay nasa 16 o 17 taong gulang pa lamang. Hindi ko na maalala kung anong taon at ayoko rin na magbilang pa basta't matagal na rin talaga. Buntis po noon yung kababata kong kapatid. 14 anyos po siya nang mangyari yon. Ayoko na po sanang i-detalye pa kung bakit ito nabuntis basta hindi po niya ginusto. Biktima lang din siya ng kalupitan ng mundong ito. Nabuntis ito nang wala sa oras kaya syempre problemado talaga kami ng mga panahon na iyon, lalo na nga nung una. Dahil medyo sensitibong bagay po ito, lalo na nga noon. Yung mga magulang ko pa parehong naglilingkod sa simbahan, kaya medyo nahiya rin talaga sila sa nangyari. Pero hindi rin napanagot yung taong may gawa nun sa kapatid ko. Balik na tayo sa kwento. Mga nasa 5 buwan yata ng pagbubuntis ng kapatid ko noon, nung sinamahan ko siyang magpa-check up doon sa bayan. May mahalaga rin kasing dapat gawin sila nanay at tatay noon. Kaya ako na lang yung nagboluntaryong sumama sa kapatid ko na pumunta sa bayan. Yung lugar namin sa Mindanao, kailangan pang tumawid ng ilog para makarating sa kabilang baryo, kung saan naman sasakay kami ng jeep papunta ng bayan. Wala pa kasing tulay noon sa lugar namin, kaya balsa pa talaga ang ginagamit kapag malalim yung tubig sa ilog. Kapag naman mababaw lang, ay pwede namang tawirin lang ng normal, dahil hindi naman ganun kalakas ang agos ng tubig doon. Sa mga taga dito sa lugar namin, malamang alam ninyo yung baryong tinutukoy ko. May tulay na dito ngayon, kaya hindi na kailangang magbalsa pa. Pagdating namin sa may tabing ilog, nagkataon namang malalim pa yung tubig ng mga oras na iyon. Kaya hindi talaga kayang tawirin namin na hindi sumasakay ng balsa. May mga nagbabalsa naman doon na magbabayad ka lamang ng maliit na halaga para makatawid ka. Tinawag agad namin si Mang Ariel, yung isa sa mga magbabalsa. Nung nakasakay na nga kami sa kanya, humabol din yung kababaryo namin na matanda at ang kanyang apo. Malaki naman din kasi yung balsa kaya kayang-kaya naman kahit ilan pa nga kaming karga. Isa pa, maliit na bata pa lang noon yung apo ni Aling Rosa, yung matanda pong nakisabay sa amin. Mga nasa 5 minuto lamang mahigit kong tawirin yon. Pero sa saglit na panahon na yon, meron nga akong napansin. Si Aling Rosa, parang hindi mapakali at dikit ng dikit sa kapatid ko. Si Aling Rosa nga po yung matandang sumakay din sa balsa kasama ng kanyang apo. Tingin rin ito ng tingin sa tiyan ng kapatid ko. At lunok pa ng lunok ng laway, na parang sa hindi maipaliwanag na dahilan, nananabik talaga ito habang tumitingin sa tiyan ng kapatid ko. Umipikit-pikit rin ito at humihinga ng malalim na animoy na babanguhan, samantalang wala naman akong naaamoy na kung anong magdudulot nun. Napatingin sa akin noon yung kapatid ko na tawagin pala nating Angel. Napansin din talaga niya yung ginagawa ng matanda. Ilang sandali pa ay mas dumikit po ito sa kapatid ko. May problema po ba kayo? Bakit parang hindi po kayo mapakali? Tanong ko noon kay Aling Rosa. Pero ngumiti lamang ito ng alanganin sa amin. Wala naman, sabi po nito. Nung malapit na kami sa kabilang side ng ilog, nabigla ako nung hinawakan pa talaga nito yung tiyan ng kapatid ko. Nagulat si Angel noon kaya medyo hinawi niya agad yung kamay ng matanda. Natuwa lang daw kasi siya dahil medyo malaki na. Huwag naman pong ganyan, Aling Rosa, masakit po eh. Talagang pinisil pa po ninyo, sabi ni Angel noon. Napatingin rin si Mang Ariel at sinenyasan nga niya ako bigla na parang sinasabi niyang huwag kong hayaang hawakan ng matanda ang aking kapatid. Kaya nagsalita na rin ako noon. Pasensya na po, Lola.
Ilang araw na talagang kumikirot yung tiyan ng kapatid ko, kaya magpapacheck up nga kami. Huwag niyo na po sanang hawakan pa. Sabi ko naman noon, tumango naman yung matanda. Pero alam niyo po yung tipong sa mga ngiti at tinginan pa lang nito, parang may masama na talaga itong binabalak. Nung bumaba kami ng balsa, ang sabi ng matanda, sumabay na raw kami sa kanila sa pagbabantay ng jeep. Pero tinawag kami sandali ni Mang Ariel. Kaya ang sabi ko kay Aling Rosa ay mauna na lang nga sila doon sa may kalsada para magbantay ng jeep at susunod na lang kami. Nung naglakad na nga palayo yung matanda, may sinabi nga si Mang Ariel. Nako, mag-ingat kayo dyan sa matandang yan. Hindi yan yung unang pagkakataon na ginawa niya iyon habang ako yung balsa na kanyang sinasakyan. Alam niyo ba yung kababaryo nating si Belinda? Yung buntis na nakunan kamakailan lang. Nung nagkasabay rin sila sa balsa ng matandang yan, talagang hinimas-himas ng matanda yung kanyang tiyan. Na nagreklamo din talaga si Belinda. Lumipas lang yata yung isang linggo at nakunan na nga ito. Nakausap ko pa nga yung asawa ni Belinda eh. Nakita raw nilang umaaliligid sa bahay nila yung si Aling Rosa bago nakunan ng kanyang asawa. Medyo mahabang kwento pa ni Mang Ariel. At makailang ulit niyang sinabing mag-iingat kami sa matanda. Dahil kahit yung tatay daw ni Mang Ariel, sinabi daw sa kanya na aswang talaga si Aling Rosa. Isa raw itong tiktik. Yun daw yung kanilang hinala. Dahil sa lahat daw ng mga aswang, ang mga tiktik daw talaga ang pinakagusto, yung mga buntis. Buntis daw talaga ang madalas nilang punteriyahin eh. Dagdag pa nga ni Mang Ariel. Umalis kami doon pagkalipas pa ng mga 10 minuto para masiguro na hindi namin makakasabay sa jeep si Aling Rosa. Pero biruin nyo ba naman na paglabas namin ng kalsada para magbantay na nga sana ng jeep, nandoon pa rin si Aling Rosa at ang kanyang apo. At ang sabi nito, natagalan yata kayo ah. Inantay ko lang kayo para sabay-sabay na tayo. Meron namang dumaan pero hindi muna kami sumakay. Sabayan din yung punta namin itong apo ko eh. Sabi pa nga ng matanda. Hindi ko alam ang gagawin noon. Gusto kong prangkahin siya. Pero ayoko rin na magtunog na walang galang. Lalo at tulad nga ng sabi ko, nasa mga 16 na taong gulang pa lang din ako ng panahon na ito. Nung may dumating na nga na jeep, wala na kaming nagawa kundi sumakay na lang din sa jeep kasama yung matanda. Tumabi ito sa kapatid ko, pero pinausog ko yung kapatid ko at umupo ako sa gitna nila ng matanda. Nung ginawa ko yun, galit na galit yung tingin sa akin ng matanda. Talagang tinitigan po nito ako ng masama. Nung may bumaba pa nga na isa, umusog pa kami ng konti palayo ng kapatid ko at nilagay ko yung bag ko sa gitna namin ng matanda para hindi na siya makagalaw pa sa kanyang kinauupuan. Mas lalong nagalit yung matanda noon. Pero nung nagbabaan na nga sa may bayan, pagkababa namin ng kapatid ko ay nagmadali na kaming sumakay ng tricycle papunta doon sa clinic na balak naman naming puntahan. Nakita kong nakatingin lamang sa amin si Aling Rosa habang papalayo na yung tricycle. Ang sabi ng kapatid ko sa akin, pinisil daw talaga ng medyo madiin ni Aling Rosa ang kanyang tiyan. Mabuti na lang nga at nakasakay na kami agad ng tricycle dahil baka sundan pa nito kami at makisakay pa ito. Naging maayos naman po yung check-up at nakauwi naman din kami agad ng aking kapatid. Sinabi namin sa mga magulang namin yung mga nangyari at sumang-ayon nga kaming lahat na mukhang may tinatago ngang pag-aswang yung matandang si Aling Rosa. Hanggang magkakasunod na mga araw at nakikita na nga namin itong dumadaan-daan sa amin, bagay na hindi naman nangyayari dahil bihira lang siyang mapadpad doon sa amin bago yung araw na nagkasabay kami sa pagtawid sa ilog. Sa tuwing napapadaan siya, tumitigil siya sa tapat ng bahay namin. Tumitingin-tingin lang minsan at minsan naman ay meron pang mga binibentang kakanin. Pero naging maingat din kami.
hindi na nga muna namin pinapalabas ng bahay si Angel. Kapag lumalabas naman, dapat merong kasama. At mahigpit ring bilin ng tatay ko. Na kapag nakita na nga namin, lalo na nga ni Angel, itong si Aling Rosa, ay umiwas na kami kaagad. Huwag na talagang lalapit. Masunurin naman yung kapatid ko. Kaya wala kaming naging problema. Hanggang isang gabi, tulog na sila nanay at pati na rin sila Angel. Nung biglang nakarinig ako ng ingay sa itaas ng bubong namin. Pinakinggan kong mabuti at parang merong naglalakad sa itaas. Mali, parang merong gumagapang. Merong gumagapang doon sa itaas ng bubong namin. Marahan lang, nahalatang nag-iingat din na merong makarinig. Pero dahil sa pawid nga yung bubong, kahit maliliit at marahang mga galaw ay naglilikha ng ingay. Bumangon ako at pinuntahan ko yung parte ng bahay kung saan ko yun naririnig. Sa may kusina po yun. Wala nang ilaw doon at tanging sa kwarto ko na lang yung meron pang nakasinding ilaw. Nung pakiramdaman kong mabuti, halatang mabigat yung gumagapang sa bubong. Hindi yun hayop lang. Hanggang sa gumapang yun ng marahan. Pero papunta na doon, sa tapat mismo ng kwarto kung saan nga natutulog si Angel. Tumigil yung paggalaw noon nung nandoon na siya. Kumuha ako ng itak noon. Kurtina lamang yung takip sa pinto ng kwarto nila Angel at ng isa ko pang kapatid na babae. Kaya pumasok lang ako sa kwarto. Pagpasok ko, natutulog na yung mga kapatid ko. Pero nandun lang ako banda sa pinto. Pagpasok na pagpasok ko, napansin ko sa itaas mismo ng kinahihigaan ni Angel na gumagalaw yung pawid. Yung tipong meron talagang gumagalaw doon. Na parang gustong sumilip, kaya hinawi rin yung pawid mula sa labas. Siyempre, pawid lang yon, kaya kayang-kaya talagang gawin yon. Nung nangyari na po yon, Sir Dan, ang bilis lang po ng pangyayari at meron pong maitim na bagay na pumasok mula sa bubong, pababa doon sa kapatid ko. Sobrang liit lang po nun, na maitim pa. Pero dahil sa ilaw sa kwarto ko, nabahagya pa ngang pumapasok din sa kwarto nila Angel dahil wala ngang kisame yung bahay. Nakikita ko po yon. Mahaba yon at dahan-dahang bumababa. Parang uod na kulay itim. Dire-diretso yon, pababa sa kapatid ko. Doon ko na nga napagtanto. Hindi yon kung ano-ano lang, kundi dila mismo ng isang aswang. At balak niyang gamitin yon sa nagdadalang tao kong kapatid. Nanginginig yung kamay kong merong hawak na itak noon. Gusto ko nang gamitin yon, pero inantay ko pang bumaba. Nung malapit na nga talagang dumikit yon sa may tiyan banda ng kapatid ko. Kahit kinakabahan ay sinubukan ko pong putulin yon gamit yung aking itak. Pero ang bilis po nung bumalik paitaas, dahil malamang ay napansin po nito ako agad. At nung ginamit ko nga po yung itak, sobrang ikli lamang po ng inabot ko. Opo, nagawa kong makaputol ng bahagya sa humahabang dila ng aswang. Kitang kita kong tumalsik yon sa sahig. Sabay sumigaw na nga ako na meron ngang aswang sa bubong. Nung sumigaw po ako, talagang narinig ko kung paanong nagmamadali yung aswang doon sa itaas na bumaba na at tumalon lamang mula doon. Kasabay rin noon ang pagkagising na ng buong pamilya ko. Nung nagsindi na nga ng ilaw, doon namin napansin na yung dila na nagawa kong putulin ay gumagalaw-galaw pa. Parang pareho sa kapag naputol yung buntot ng butiki na talagang gumagalaw-galaw pa muna. Ganon po yung naalala ko. Nakakatawa mang isipin, pero talagang nakakapangilabot din. Kakaiba po talaga yon at itim na itim din. Nung makita yun ni tatay, nilagay niya agad sa garapon hanggang sa hindi na ngayon gumagalaw. Tumigil din yon. Nung sumunod na araw, walang napadaang Aling Rosa doon banda sa bahay namin.
Lumipas din yata yung mga tatlong araw at hindi na nga talaga dumadaan doon sa Aling Rosa. Hanggang sa nalaman na lang nga namin mula kay Mang Ariel na hindi na raw makapagsalita ng diretso si Aling Rosa. At ang sabi daw ng anak niya, na aksidente daw ito kaya naputol yung parte ng kanyang dila. Hindi raw naniniwala si Mang Ariel kaya tinanong nga niya kung meron kaming kinalaman. Lalo at alam nga niya at napansin din niya na madalas ding dumadaan-daan doon si Aling Rosa sa bahay namin. Doon na nga namin sinabi ang mga nangyari. Kumpirmado talaga. Kaya yung naputol na bahagi ng dila na nilagay nga namin sa garapon. Sa galit po ng tatay ko, ay pumunta po siya sa bahay nila Aling Rosa at sinunog niya po mismo sa harap ni Aling Rosa yung bahagi ng dila. Talagang pinuntahan niya para gawin lang yon. Paalala yon kay Aling Rosa na alam namin ang kanyang pagkatao kaya huwag siyang magkakamaling lumapit sa pamilya namin dahil baka hindi lang dila ang maputol sa kanya kapag ginawa pa niya ulit yon. Ayon kay tatay, nung sinunog raw niya yung dila, pipigilan pa raw sana siya ni Aling Rosa. Pero itong si Aling Rosa ay hinila rin daw agad ng kanyang mga anak papasok sa kanilang bahay. Alam din talaga ng pamilya ni Aling Rosa na isa nga siyang aswang. Yung mga aswang po na yan, Sir Dan, talagang totoo po yan. Kaya mas maigi ng mag-ingat. Simula po noon, hindi naman na kami ulit ginambala pa ni Aling Rosa. At talagang hindi na nga po ito nakapagsalita ng maayos. Dito ko na rin tatapusin ang kwentong ito at maraming salamat sa inyong lahat.